Pasalampak na umupo si Celine. Nag-alala siya dahil wala na nga siyang trabaho. Nagsara na kasi ang kanyang pinapasukan na convenience store. Hindi niya malaman kung saan siya kukuha ng gastusin niya sa araw-araw. Gayong kaunti lamang ang kanyang naipon na pera. Umugot nga ng isang malalim na hininga si Celine. Saka nagtungo nga sa kusina. Magluluto na nga sana siya dahil natitiyak nga niyang nagugutom nga ang kanyang mga kapatid galing sa eskwela. Ate Celine, napalingon siya sa pintuan nang tawagin nga siya ni Troy. Oh, nariyan ka pala. Troy, asan si Tracy? Tanong nga ni Celine sa bunso nitong kapatid. Nasa school pa po. Nauna na ako umuwi dahil nagugutom na po ako, ate. Nakayuko si Troy habang himas nga nito ang kanyang tiyan. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong iiwan ang kakambal mo? Troy naman. Gustong mainis ni Celine sa kapatid subalit naawa nga rin siya rito. Kahit gustuhin man niyang pagalitan ng kapatid, pero mas pinili niya ang pakalmahin ang sarili. Ayaw ni Celine na masaktan ng mga kapatid niya dahil si Troy at Tracy na nga lamang ang meron siya sa buhay. Sorry po ate, paghingi ng paumanhin ni Troy kay Celine. O siya, magbihis ka na at ako nang susundo kay Tracy. Dinampot nga ni Celine ang kanyang bag at tuloy-tuloy na nga lumabas ng kanilang bahay. Nagmamadaling naglakad si Celine at halos lipa rin na nga niya ang kinaroroonan ng paaralan. Pagdating ng dalaga ay naabutan niyang umiiyak si Tracy. Oh, anong nangyari sa tuhod at siko mo? Muling tanong nga ng dalaga sa kapatid. Itinulak po ako, ate. Umiiyak nga na sagot ni Tracy. Eh bakit ka naman tinulak? Inaway mo ba? Umiling naman si Tracy. Alam ni Celine na hindi magagawang mang-away ng kapatid niya dahil tinuruan nga niya ito ng magandang asal. Sinong may gawa nito? Bibigyan ko ng leksyon. Tumingin si Tracy sa hindi kalayuan at itinuro nga ang batang lalaki na tumulak sa kanya. Kaagad na pinuntahan nga si Celine ang nag-uumpukan ng mga batang lalaki. Halika Tracy, ituro mo kung sino sa kanilang gumawa niyan sa'yo. Utos nga ni Celine sa kapatid. Hayaan na lang po natin siya, ate. Hindi pwedeng hayaan na lang. Tignan mo nga yung itsura mo. May sugat ka dahil sa kagagawa ng mga batang yan na kulang sa aruga. Gulat naman na tumingin sa kanila ang mga batang lalaki dahil sa lakas ng boses ni Celine. Oh no, Lennox, her big sister is here. Mahina ngunit dinig pa nga ni Celine ang sinabi ng batang lalaki na katabi nga nung Lennox. Halatang anak mayaman ng mga to dahil todo Ingles pa nga habang nag-uusap. I don't care. I'm not afraid of her. Sagot pa nga nung lalaki. Lumapit niya si Celine sa batang si Lennox at kinausap nga ito. Hoy, bakit mo tinulak ang kapatid ko, ha? Tanong nga si Celine. Subalit, nanatiling hindi sumagot si Lennox at nakipagtitigan pa nga ito sa kanya. Abat lumalaban, ha? Si isip-isip nga nito. It's her fault, not mine. Walang ganang sagot pa nga ni Lennox kay Celine. Talaga ba? Bata lang si Tracy. Ikaw, ilang taon ka na? 12? 13? It's none of your business. Walang ganang sagot ng batang lalaki. Napailing na nga lamang si Celine sa sagot na Lennox. Ang bata-bata pa, tapos napakasungit na. Siguro ay may pinagmanahan. Sige, palalampasin ko tong ginawa mo sa kapatid ko. Pero once na inulit mo pa, makakatikim ka talaga sa akin. Seryoso na wika nga ni Celine. Pinakaayaw pa naman niyang sinasaktan ang mga kapatid niya ng ibang tao. Niminsan nga, hindi niya napagbubuhatan ng kamay sina Troy at Tracy dahil ayaw niyang nasasaktan ang mga kapatid niya. Nang sumunod na araw ay nag-apply nga bilang janitress si Celine sa isang sikat na ospital dito sa syudad na pag-aari nga ng mga Alarcon. Kinakabahan ng dalaga habang naghihintay ng resulta kung tanggap ba siya o hindi. Sana matanggap ako.
Usal nga ng dalagis sa kanyang sarili habang nakapikit nga sa kanyang mga mata. Selena Tividad, tawag nga sa kanya ng isang boses ng babae. Nag-angat ka agad ng mukha si Celine nang tawagan ang kanyang pangalan. Tumayo siya at nilapitan ng babaeng may hawak ng kanyang application paper. "You're hired. Pwede ka na magsimula bukas." Nakangiting wika nga nito sa kanya. "Maraming salamat po, ma'am. Gagalingan ko po talaga ang trabaho ko." Masayang-masayang sabi pa nga ni Celine. Halos lumandag sa tuwa si Celine. Ngunit pinigilan lamang niya dahil maraming taong nakapaligid sa kanila. Umuwing may ngiti sa labi si Celine. Pero bago pa nga siya umuwi sa kanilang bahay, ay dumaan na nga muna siya sa isang fast food chain upang bumili ng kanilang pagkain. Natitiyak niyang nag-aabang na nga sa kanyang kambal nitong kapatid. "Wow, ate, para sa amin ba to?" Namimilog ang mga mata ng kambal habang nakatingin nga sa dalang pagkain ni Celine. "Opo, para sa inyong dalawa yan. Nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho, kaya mag-aral kayo ng mabuti ha. Sisipagan ni ate magtrabaho para sa inyong dalawa." "Salamat po, ate!" Sabay na sagot nga ng kambal sa nakangiti nga nilang ate Celine. Unang araw ngayon ni Celine sa trabaho, kaya maaga nga siyang gumising at nagluto ng breakfast. Ginising na nga rin niya ang kanyang kambal na kapatid para makaligo nga at makakain na. Sabay nga silang tatlo na umalis ng bahay. Ang dalawa ay sa eskwela, si Celine naman ay sa ospital. Isa siyang janitress, kaya nagpursige si Celine sa pagtatrabaho para sa mga kapatid niya. Tulak-tulak ni Celine ang double mop bucket nang bigla na nga lamang itong natumba at saka tumilapon nga ang tubig noon sa kanatapunan ang papalapit na si Luke. Basang-basa nga ang pantalon ni Luke, kaya masama nga niyang tinignan si Celine. Halos hindi na nga maipinta ang mukha ng binata. Nagmamadali pa naman si Luke sapagkat may mahalaga silang meeting ng mga doktor. "Naku, pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya." Paghingi ng paumanhin ng dalaga sa binata. Dinedma na nga lamang ni Luke ang paghingi ng sorry ni Celine kung kaya't hindi sinasadyang murahin ng binata si Celine. "Are you blind?" Sobrang naiinis si Luke sa pagmumukha nga ng dalaga. Hindi mapigilan ni Luke ang kanyang sarili, kaya sa muli ay nagpakawala na naman ito ng isang malutong na mura. Nagpantig ang tenga ni Celine kung kaya't hindi naman nagpatalo si Celine at dinuro niya si Luke sa mukha. "Anong karapatan mo para murahin ako ng ganyan? Hindi mo ba narinig? Humingi na nga ako ng sorry eh." Singhal ni Celine sa mukha ni Luke. "Your sorry is not enough." Mariin at matigas sa sambit nga ni Luke kay Celine. "Eh ano pa bang gusto mong sabihin ko? Kailangan ko pa bang lumuhod sa harapan mo para masatisfy ka? Ikaw ba ang boss dito ha?" Gigil na gigil na saad pa nga ni Celine sa binata dahil sa kasamaan ng ugali na ipinapakita nga ni Luke. Hindi makapaniwala si Luke na sa tinagal-tagal nga ng panahon, ngayon lang siya nakaranas na sagutin ng isang empleyado. Baguhan pa man din. "Damn this girl." Mahinang bigkas ka ni Luke, pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Celine. Kaagad naman na lumapit nga sa kanilang dalawa at natigil ang kanilang pagtatalo. "Ano ka ba naman Celine? Kabago-bago mo pa lang tapos ganyan kaagad ang pinakita mo?" Paninerman sa kanya ng kasamahan na sa tingin niya ay ito ang pinakamataas sa kanilang mga janitress. "Pasensya na ho, Mang Jude. Hindi ko naman po sinasadyang matapunan ko siya ng tubig eh." Pangatwiran nga ni Celine. "Sa susunod, mag-ingat ka na. Dahil hindi mo kilala ang taong yun." Wika nga ni Mang Jude sa kanya. Tumango na nga lamang si Celine saka muling bumalik sa kanyang trabaho. "Ang kapal naman ang mukha ng lalaking yun. Humingi na nga ako ng pasensya, nagmamatigas pa rin." Bulong nga ni Celine sa sarili niya. Halos walang pahinga si Celine. Pagkatapos niyang kumain ng tanghalian kanina, tumiretso nga kaagad siya sa kanyang trabaho. Kailangan niyang kumayo dahil dalawang bata ang kanyang pinagpapaaral at binubuhay ngayon.
Hindi pa rin mawagliit sa isip ni Celine ang nangyari sa kanila ni Luke kanina. Kitang-kita ng mga mata niya kung paano magalit ang binata. Guwapo si Luke, maputi at matangkad, kaya hindi nakaligtas kay Celine ang angking kagwapuhan nga nito. Guwapo sanang lalaki yun kaso, napakasungit, wika nga ni Celine sa kanyang sarili. Hiniling din ni Celine na sana wag na nga silang magkita pa at baka maulit muli ang nangyari na bangayan. Naging abala nga si Celine sa pagmamop nang biglang tawagin nga siya ni Mang Jude. Celine, ihapo marito ka muna. Lumapit naman si Celine kay Mang Jude. Itinabi muna ng dalaga ang hawak niyang walis saka nagmadaling naglakad. Ano po yan, Mang Jude? Nagbigay si Sir Luke ng merienda, kaya magpapahinga muna tayo. Tumango naman si Celine saka umupo sa bakanteng upuan. Siya yung may-ari ng ospital na to. Biglang sabi nga ni Mang Jude. Naputol nga ang sasabihin nito nang biglang parang nabulunan nga si Celine sa kanyang kinakain. Lingid kasi sa kaalaman ni Celine, si Luke palang nagmamay-ari ng ospital na to sapagkat hindi naman niya kalala kahit nakasagutan na nga niyang binata. Naku, Mang Jude. Nag-aalalang tanong nga ng dalaga. Tumango naman si Mang Jude. Sa kabilang banda, habang abala si Jude sa pagkalikot ng kanyang laptop, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga. Naiinis siya kay Celine dahil sa ginawa nito na pag-disrespect sa kanya. Subalit nagsisi rin si Luke nang mapagtanto niyang mali rin naman ang ginawa niya. Bago nga si Celine sa kanyang paningin, kaya marahil ay hindi sinasadyang matapunan nga siya ng tubig. Dok, may emergency ho tayo. Nagulat nga si Luke nang biglang pagpasok ng nurse. Kaagad din siyang tumayo at patakbo nga ang tinungo ang ICU. Mahigit 3 buwan na nga ang pasyente na nakaratay roon pero wala pa ring improvement. Wala ring pamilya na naghahanap sa pasyente. Si Luke na nga lamang ang nag-aalaga madalas sa binibisita ng binatang matandang lalaki na ito. Alas 7 na nga ng gabi, natapos si Celine ang kanyang trabaho. Nagmamadali nga siyang kumilos dahil natitiyak nga niyang kanina pa nga siya hinihintay ng kanyang kambal na kapatid. Nagugutom na nga marahil ang kambal. Uuwi ka na ba, Celine? Pwedeng sabay na tayo? Tawag pa nga sa kanya ni Paolo, isa sa mga kasamahan niya bilang tagalinis nitong hospital. Ah, oo. Baka kasi naghihintay na sa akin yung mga kapatid ko eh. Sagot nga ni Celine kay Paolo, sabay na nga silang lumabas ng ospital pero magkaiba naman ang direksyon ng kanilang bahay. Ate, bakit ang tagal mo nagugutom na buo kami? Bungad nga kagad nina Tracy at Troy sa dalaga. Pasensya na kayo ah. Nag-overtime kasi si Ate Celine eh, para malaki ang sasahurin ko. Para may pambili na tayo ng maraming pagkain. Paliwanag naman ang dalaga sa kambal. Pagkababa ni Celine ng kanyang bagay, dumiretso na nga siya sa kusina upang magluto ng kanilang hapunan. Kamusta naman ang araw ninyo sa school? Wala na bang umaway sa inyo, Tracy? Tanong nga ni Celine sa mga kapatid niya. Okay lang po ate, naka-perfect score po ako kanina. Pagmamalaki pa nga ni Troy. Ako rin po ate, saka wala na pong umaway sa akin. Sabat naman ni Tracy. Dahil naka-perfect score kayong dalawa, may regalo ako sa inyo kapag may sahod na ako. Masayang wika nga ni Celine sa kanyang mga kapatid. Napayehe pa nga ang mga ito. Nang sumunod na araw, ay muling nag-cruise ang landas ni Luke at Celine. Hindi madrawing ang mukha ng binata nang makita niya si Celine. Good morning, sir. Bati nga ni Celine. Ngunit sinulyapan lamang siya ni Luke sa kapatuloy na naglakad palayo ang masungit na doktor. Ang sungit naman ni Doc, sabi nga ni Celine sa kanyang isipan. Malapit nang matapos ni Celine ang kanyang ginagawa nang may biglang lumapit sa kanyang isang janitress din. Hi, ikaw ba si Celine? Ipinapatawag ka na ni Sir Luke. Nasa opisina siya naghihintay. Bilisan mo raw at may iuutos nga raw sa'yo. Mahabang wika nga ng babaeng may katandaan na. Nagmamadali namang nagtungo si Celine sa opisina ni Luke, kaya lang hindi niya alam kung saan banda. Naku naman,
Nakalimutan kong itanong kung saan ang opisina ni Sir Luke na yun ah. Dr. Luke Alarcon, cardiologist and neurologist MD. Basa nga ni Celine sa pangalan na nakapaskil sa pintuan nito. Marahil ay ito na nga ang opisina ni Luke. Kumatok na nga muna ng 3 beses nga. Si Celine, bago binuksan ang pinto. Ngunit nang papasok na nga si Celine, nanlaki ang kanyang mga mata. What took you so long? Are you lost, baby girl? Napakagatlabi pa nga si Celine at hindi nakapagsalita. Pigil lang, nilukuban nga ng hiya si Celine dahil hindi niya akalain na ang lalaking dinuro-duro at inaway-away niya sa koridor ay isa palang doktor at amo nga niya sa ospital na to. Pasensya na po sir, bago lang po kasi ako dito. Yumuko kaagad si Celine habang pinagsiklop ang mga palad. Regarding what happened last week, I want you to clean this entire building. That's my punishment for someone like you who has no respect. Seryosong wika ni Luke sa dalagang si Celine. Sir, hindi ko naman po sinasadyang matapunan po kayo ng tubig. At saka, yung ginawa ko pong pag-away po sa inyo. Pasensya na po talaga. Paliwanag nga ng dalaga. Don't you know the rules and regulations in this hospital? Umiling si Celine. At para matapos na, sumang-ayon na nga lamang siya sa kagustuhan ng masungit na doktor. Pagod na pagod si Celine nang umuwi sa kanilang bahay. Madilim ang paligid at tahimik ang buong kabahayan. Troy, Tracy, nandito na lang ate! Tawag nga ni Celine sa kapatid na kambal. Pero walang sumasagot. Kinapa ni Celine ang switch ng ilaw para lumiwanag nga ang buong bahay. Teka, nasan ba yung dalawang yun? Gabing-gabi na ha? Kausap nga ni Celine sa kanyang sarili. Nag-aalala siya sa kanyang mga kapatid. Hindi na malaya ni Celine na nakatulog na pala siya. Nagising na nga lamang siya sa ingay ng dalawa niyang kapatid. Ate, mabuti naman kising ka na! Pika nga ni Tracy. San kayo galing na dalawa? Galit na tanong naman ni Celine. Ate, galing po kami kay Aling Medina. Birthday po kasi ni Matt. Inimbitahan po nila kami. Paliwanag naman ni Troy. Nawala ang galit ni Celine at napalitan ng awa. Mayroon pong ibinigay si Aling Medina para sa inyo, ate. Pagtingin ni Celine, ay nakahanda na nga ito at siya na lang ang hinihintay. Salamat sa inyong dalawa. Pagod na pagod kasi ate. Kaya sa inyo na lang ako kumukuha ng lakas. Saad nga ni Celine, saka lumapit nga sa lamesa at nagsimulang kumain. Gutom na nga si Celine dahil sa sobrang pagod. Panibagong araw na naman at panibagong hamon ng buhay ni Celine. Kahit hirap na nga siya sa kanyang kalagayan, subalit walang balak na sumuko ang dalaga. Gagawin ang lahat ni Celine para sa kanyang mga kapatid. Sa araw-araw na pagkikita ni Celine at Luke, hindi maiwasan ang binata na maawa sa dalaga. Ngunit kailangan niya itong parusahan sa kasalanang ginawa nito sa kanya. Pero parang sobra naman yata ang ginawa ni Luke kay Celine. Sobrang lawak at laki ng ospital para linisan nga ni Celine mag-isa. Tiyaga lang self, makakaraos ka rin. Pagpapalakas nga lamang ng loob ni Celine sa kanyang sarili. Nagpahinga muna ang dalaga dahil sobrang pagod na nga siya at kanina pa nga walang pahinga si Celine. Umupo nga si Celine sa lapag ng semento saka nagrelax. Ngunit sa kanyang pamamahinga ay biglang dumating nga si Luke. Nagkatinginan nga sila na dalawa pero si Celine ang unang bumawi ng tingin. So, uupo ka na lang ba rito maghapon? Tanong nga ni Luke. Sir, magpapahinga lang po ako. Mawalang galang lang po. Magalang naman ang sagot ni Celine. Lahat ng empleyado ni Luke ay si Celine lamang ang tinatrato nga niyang ganito. Hindi naman ganito si Luke sa ibang mga empleyado. Sa katunayan, nililibre pa nga niya ito ng merienda. Magtrabaho ka na. Bawal magpahinga rito. Walang emosyong wika nga ni Luke. Sa katunayan ay awang-awa na nga siya kay Celine dahil sa kalagayan nga nito. Opo. Tumayo si Celine sa kakinuha nga ang walis at mop
Magsimula na nga siyang magtrabaho. Nang lingunin nga niya si Luke ay wala na nga ito sa kanyang kinatatayuan. Samantala matapos linisan nga ni Celine ang limang bakanteng silid nitong hospital, umakyat nga siya sa ikatatlong palapagdala ang kanyang walis at mop. Sa hagdan lamang siya dumaan dahil pinagbabawalan nga siyang sumakay ng elevator dahil mabaho raw. Miss, pwedeng pakilinisan muna yung room 204? Pakipalitan na rin ng kobre. Utos nga sa kanya ng isang nurse. Imbes na magmadali nga si Celine para matapos, nakaagad ng trabaho pero inutusan na naman siya. Sige po. Pagsang-ayon na nga lamang ng dalaga. Matapos linisan nga ni Celine ng silid, dumiretso na nga siya sa ikatlong palapag dahil may 10 silid pa roon na bakante at yun ang lilinisan nga niya. Grabe, kaya ko pa ba to? Minsan hindi mapigilan ng babae ang mga luha niya dahil sa awa minsan sa kanyang sarili. Habang naglalakad si Celine patungo sa unang silid, nalilinisan niya nakasalubong niya si Luke. Magandang araw po sir. Bati na nga lamang ni Celine kay Luke, ngunit tila yata hindi siya narinig nang binata at baliwala lamang ang kanyang presensya. Nakaramdam ng lungkot si Celine sa kanyang puso. Porkit janitress lang siya at mahirap ganun na lamang siya kung tratuhin? Alas 8 na nga ng gabi nakauwi si Celine. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay tulog na nga ang mga kapatid niya. Hindi niya alam kung nakakain na ba ang mga ito ng hapunan. Kahit pagod nga si Celine, nagawa pa rin niyang magluto. Wala naman siyang ibang mauutusan kundi siya lang. Pagkatapos nga ni Celine magluto, ginising na nga niyang mga kapatid. Ate, bakit ngayon ka lang? Tanong ng inaantok nga na si Tracy. Pasensya na ha. Kung ginagabi palagi si ate, kailangan kasi ni ate magtrabaho ng maigi para may panggastusin tayo. Hindi na nga nagsalita pa sina Troy at Tracy, bagkus itinuon na nga lamang nila ang kanilang atensyon sa pagkain. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Alarcon, habang nagkakasayahan sila, ay hindi maiwasan na maging sentro ng usapan ngayon si Luke. Anak, kailan mo naman balak mag-asawa? Naiinip na kami ng daddy mo. Gusto na namin magkaroon ng apo. Tanong nga ni Matilda sa anak. Mom, it's too early to get married. Walang ganang sagot naman ni Luke. Kuya Luke is right, Mom. I'm not ready to be an uncle. Sabat naman ni Lennox, ang bunsong kapatid ni Luke. Pagkatapos ng kanilang kwentuhan, pumasok nga si Luke sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan. Sa kahinaanap ang pangalan ni Celine at Ividad. Pero walang nakitang binata. Wala ba siyang social media account? Tanong nga ni Luke sa isipan niya. Muli niyang isinara ang kanyang laptop saka humiga sa kanyang kama. She looks young para magtrabaho. Na-curious ngayon si Luke sa buhay ni Celine. Para na nga siyang nahihibang kapag kinakausap ang sarili. Kinaumagahan ay late nagising si Luke. He took a shower saka nagmamadaling lumabas sa kanyang kwarto. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nasasabik siya palaging pumasok sa ospital. Pero sa tuwing nakikita naman niya ang mukha ni Celine, ay biglang magbabago ang kanyang aura. Kapag hindi naman makikita ni Luke ang dalaga ay parabang hinahanap ito ng mata niya, subalit sinusungitan niya lamang ito. Good morning, sir. Bating muli ni Celine sa kanya nang magkasalubong nga sila sa hallway. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Luke, ngunit sa katunayan ay natutuwa siya sa dalaga. Samantala habang nagpapalit nga si Celine ng kobre kama sa ospital, ay nagulat nga siya nang biglang pumasok ang binata. Dr. Luke, bakit po? Nauutal nga na tanong ni Celine. Come to my office, Miss Natividad. Baritono at buong-buong nga ang boses ni Luke. Napapatango naman si Celine sa kainilapag ang hawak na mop saka sumunod sa binata. Laking gulat nga ni Celine nang bigla siyang halikan ni Luke. Hindi makapaniwala si Celine sa ginawa ng binata. Pero sa kaloob-looban ni Celine ay nagustuhan niya ang ginawa ni Luke sa kanya. Do you like my kiss? Parang panguuyam nga ang tanong na yun ni Luke sa dalaga.
Bastos ka! Singhal nga ni Celine. At akmang sasampalin na nga sana niya si Luke. Ngunit kaagad naman, manaagapan ng binatang kamay ni Celine. Not again, Celine. Or else I will punish you again. Mamisi si Luke sa katumingin sa mukha ng dalaga. Ipapupulis kita. Harassment yung ginagawa mo sa akin. Muling siniil nga ni Luke. Nang halik si Celine dahilan ng kanyang pagkatahimik. You can't do that, baby girl. Hindi ka paniniwala ng pulis. Tumawa pa nga si Luke nang nakakaasar sa kainiwan si Celine na nakatulala sa kawalan. Ang antipatikong yun? Gigil na sambit nga ni Celine. Hindi makatulog si Celine dahil hindi nawawala sa isip niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Luke. Preskong presko pa nga sa isipan ng dalaga ang paghalik ni Luke sa kanya. Pakiramdam ni Celine, makadampi pa rin ang mga labi ni Luke sa kanyang labi. Weekend na naman, day off ngayon ni Celine. Habang nagsasampay si Celine ng mga damit, ay napansin nga niya si Tracy na nagkulay ube ang katawan. Tracy, wala ka bang nararamdaman? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong nga ni Celine. Ate, minsan naninikip po ang dibdib ko tsaka masakit. Saad naman ng isa sa mga kambal. Mula mata, labi kuko at kuko ng paa ni Tracy ay nagkukulay ube na. Kinabahan ng dalaga sa kalagayan ng kapatid niya. Kaya kaagad na nga itong dinala ni Celine sa ospital upang masuri ng doktor. Labis-labis ang pag-aalala ni Celine sa nangyari sa kanyang kapatid. Paano na lang kung wala si Tracy sa kanila? Hindi yun kakayanin ni Troy at Celine. Mula sa emergency room, lumabas mula roon ang doktor. Malungkot nga itong tumingin kay Celine. Doc, kamusta na po ang kapatid ko? Tanong nga ni Celine nang makalapit nga sa kanyang doktor. Miss Natividad, your sister is in critical condition. She needs a heart transplant. Your sister has a hole in her heart. Sad nga ng doktor. Nangilid ang mga luha nga ni Celine sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Doc, may posibilidad po ba na mabuhay ang kapatid ko? Diretsahang tanong na nga ni Celine. Of course. Maghanda ka lang ng malaking halaga. Mabubuhay ang kapatid mo. Biglang nanghina ang buong katawan ni Celine. Saan siya kukuha at maghahanap ng ganong kalaking pera? Hindi sapat ang kanyang sweldo bilang janitress. Mula sa emergency room ay inilipat na nga ni Tracy sa ICU upang mapangalagaan at mamonitor ito ng mga nurses at doktor. Uuwi muna si Ate Bunso ha? Dito ka lang muna. Paalam nga ni Celine sa kanyang kapatid. Lumabas si Celine sa ICU na mabigat ang kanyang kalooban. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kapatid niya. Kararating lang ni Luke sa ospital dahil nakatanggap nga siya ng tawag mula sa kanyang assistant. Imbes na mag out of town sana sila, ng pamilya niya, hindi na nga siya sumama pa. Mas priority ni Luke ang kanyang pasyente kaysa anumang bagay. Doc, may bagong na-confine po. Nasa ICU, isang batang babae tsaka 9 gulang lang po siya. Saad nga ng kanyang assistant. Napailing nga si Luke nang makita niya ang record ni Tracy. She's too young to have illness. Sambit pa nga ng binata sa assistant nito. I want to talk to the child's parent. Muling wika nga ni Luke. Doc, kaalis lang po yung nanay ng bata eh. Sagot naman ang assistant nito. Inakala ng nurse na nina nga ni Tracy si Celine. Pagka-uwi ni Celine sa kanyang bahay, ay kagad niyang inasikaso ang mga gamit ni Tracy. Ate, nasan po si Tracy? Bakit hindi po ninyo kasama? Nagtatakang tanong nga ni Troy sa ate Celine niya. Troy, hindi pwedeng umuwi si Tracy sa ngayon. Kailangan ko muna siyang iwan sa ospital para maalagaan siya ng doktor. Kaya ikaw, dito ka na lang muna sa bahay ha? Kailangan kong magtrabaho para may pambayad tayo sa pagpapagamot sa kakambal mo. Paliwanag nga ni Celine sa kanyang kapatid na si Troy. Umalis si Celine at ibinili na nga muna niya si Troy sa kanilang kapitbahay, kina Aling Medina. Imbes na day off nga ni Celine, pero hindi na nga siya nakapagpahinga. Pagdating ni Celine sa ospital, sumilip muna siya sa ICU
kung saan nakarating nga ang kanyang kapatid na si Tracy. Magpagaling ka muna riyan, bunso, at magtatrabaho na si ate. Isang butil ng luhang pumatak mula sa mga mata ni Celine bago siya tumalikod at umalis. Mahigit isang linggo na nga nang hindi nagpang-abot si Luke at Celine. Masaya naman si Celine kapag hindi niya makikita si Luke para makaiwas siya sa kasungitan ng binata. May mga araw na makikita nga ni Celine si Luke pero umiiwas nga kaagad ang dalaga. Ayaw niyang magpang-abot sila ni Luke dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Ang hinalikan nga ni Luke, si Celine. Habang abala si Celine sa pagmumop, ay nilapitan nga siya ng isang nurse. Celine, pinapatawag ka ni Dr. Santiago. Wika nga sa kanya ng isang nurse. Si Dr. Santiago ang unang sumuri nga kay Tracy nang isinugod nga niya ito sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Kaagad namang sumunod si Celine sa nurse at pumasok nga sila sa opisina ni Dr. Santiago. Doc, pinapatawag niyo raw ho ako? Tanong nga ni Celine. Umupo ka, Celine. Pagaya nga ni Dr. Santiago kay Celine. Umupo naman si Celine sa kaharap nitong upuan at ngayon ay magkaharap na nga sila. Celine, dediretsuhin na kita. Kailangan na ng kapatid mo na maoperahan as soon as possible. Palala na ng palala ang kondisyon niya. Sabi nga ng doktor kay Celine, napayoko na nga lamang si Celine habang nagpapatulo nga sa kanyang mga luha. Dr. Santiago, wala po akong pera na ganun kalaking halagi. Isang hamak na janitors lamang po ako rito sa ospital na ito. Umiiyak na wika nga ni Celine. Baka sa mukha ng doktor ang pagkaawa sa kanya. Walang ibang malapitan si Celine dahil wala naman silang kamag-anak dito sa syudad. Nag-ambaga naman ang kanilang mga kapitbahay subalit hindi pa nga ito sapat para sa operasyon ni Tracy. Panginoon ko, kayo na pong bahala sa kapatid ko. Isusuko ko na po ang buhay niya sa inyo. Umiiyak nga na dasal ni Celine. Biglang napasok sa isipan ni Celine si Luke. Tama, si Luke lamang ang tanging pag-asa ng dalaga kaya walang pagdadalawang isip. Natinungo nga ni Celine ang opisina ni Luke. Nang nasa tapat na nga ng pinto si Celine, ay pikit manta nga siyang kumatok ng tatlong beses. Come in. Sagot ng baritonong boses mula sa loob. Dahan-dahang pumasok nga si Celine sa loob at kaagad nagtama ang kanilang mga mata. Sa labi kaagad nga ni Celine, napatingin nga si Luke sa kamabilis na lumunok ng kanyang laway. Kitang-kita nga ni Celine ang paggalaw ng Adam's apple ni Luke. Why are you here in my office? Tanong nga ni Luke nang nakakunot ang noo. Sir, kailangan ko po ng tulong mo. Teritsahang wika nga ni Celine sa binata. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan dito sa ospital? Curious na tanong pa nga ni Luke dito. Sir Luke, may sakit po ang kapatid ko at kailangan niya ng heart transplant. Wala po akong pera para sa pampaopera ng kapatid ko. Umiiyak na nga ngayon si Celine sa harapan ni Luke. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ni Luke. Parang awan niyo na po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Tulungan niyo lamang po ako. Nandito po ngayon ang kapatid ko, naka-confine, at nasa ICU po siya. Titig nga si Luke sa mukha ng dalaga na basang-basa nga ang mga luha. Nakaramdam nga siya ngayon ng pagkaawa sa dalaga. Alam ni Luke na may batang naka-confine ngayon dito sa kanyang ospital, pero hindi niya alam na kapatid pala yun ni Celine. Then be my girlfriend. Seryoso at walang emosyon na sabi ni Luke kay Celine. Parang hindi makapaniwala si Celine sa kanyang narinig. Hindi ito ang kanyang inaasahan na sagot mula sa binata. Pero sir, think about it, Celine. Buhay ng kapatid mo ang nakasalali rito. Wika nga ni Luke. Pero sir, 18 lang po ako. Nahihiyang saad nga ni Celine. Bahagyang nagulat nga si Luke. Hindi siya makapaniwala. Seryoso ka ba? San ang mga magulang mo? But I don't care if you're still 18. Sabi pa nga ni Luke. Wala na po kaming mga magulang, sir. Ang tatay namin na aksidente pero hindi po namin nakita ang bangkay niya. Inadod po ng tubig ng baha. At ang nanay naman po namin, sumakabilang bakod po. Paliwanag nga ni Celine.
No doubt kung bakit matured nga si Celine sa kanyang edad. Parang nadudurog ang puso ni Luke sa nalaman niya tungkol sa buhay ni Celine. Hindi akalain ni Luke na sa likod ng magandang mukha at mga ngiti ni Celine ay may pasan-pasan pala itong malaking krus. Tumayo si Luke upang lapitan nga si Celine sa kaniyakap nga nito ng mahigpit. I'm sorry, Celine. Hindi dapat kita tinanong. Hinaplos nito ang buhok ni Celine sa kahinagkan sa noo. Hindi naman pumalag si Celine dahil pakiramdam niya ay gumaan ang mabigat na kanyang daladala sa dibdib nang maramdaman niya ang higpit na yakap ni Luke. Pumapayag na po ako na maging girlfriend niyo, sir. Biglang natigilan nga si Celine sa kanyang sinabi. Natutup niya ang kanyang bibig sabay talikod kay Luke. Napangiti naman si Luke sa kanyang narinig. Tuwang-tuwa siya nang tanggapin ni Celine ang kanyang offer. Really? Bulong pa nga nito sa punong tenga ni Celine. Kaya bahagyang lumayo nga si Celine sa binata dahil isang dangkal na lang magdidikit na nga ang kanilang labi. May trabaho pa pala ako, sir. Pasensya na po sa abala. Nautal nga si Celine habang sinasambit ang mga katagang yun sa katumalikod na nga. Nangalis na nga sana si Celine ay kagad nga siyang hinawakan ni Luke sa siko at muling hinarap nga sa kanya. No, hindi ka aalis. Dito ka lang sa office ko. Utos nga nito. Sir, kailangan ko pa po na bumalik sa trabaho ko. Baka po kasi marami ang magtataka kung bakit andito ako sa opisina niyo. Lita niya nga ni Celine. Okay, pero after work mo, hihintayin ka dirito sa office ko at sabay tayong uuwi. Tumango lamang si Celine bilang pagsang-ayon saka nagmadaling lumabas. Halos kapusin ang hininga si Celine. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya dahil may tutulong na nga sa kanya sa pagpapagamot kay Tracy. Pero ang kapalit noon ay ang pagiging girlfriend niya kay Luke. Naging magkalapit nga si Celine at Luke. Minsan, magkasabay nga silang kumain. Pinanindigan na nga rin ni Celine ang pagiging girlfriend nito kay Luke. Tapatin mo nga ako, Celine. Anong meron sa inyo ni Dr. Alarcon? Bakit ang sweet yung dalawa? Kinikilig nga na tanong ni Nurse N kay Celine. Sa lahat ng naging empleyado ni Luke, si N lamang ang nagpapakita ng kabaitan kay Celine. Ha? Wala naman. Sadyang mabait lang talaga sa akin si Sir Luke. Pagsisinungaling nga ni Celine. Totoo ba? Eh bakit para kayong magjowa? Sinundot-sundot pa nga ni Anne si Celine sa tagiliran nito. Mukhang nauhulog sa alindog mo si Doc Alarcon na. Dagdag pa nga nito sabay hagikik. Nagkulay kamatis na nga ang mukha ni Celine dahil sa pangasar sa kanya ni Nurse Anne. Nurse Anne, baka may makarinig sa inyo at maniwala pa sila sa sinasabi mo. Ani nga ni Celine. Eh ano naman, kung may makakarinig, mas mabuti nga yun para hindi na nila landiin pa si Doc. Ayaw talagang magpaawat ni Anne. Kaya nagulat na nga lamang sila na may nagsasalita sa kanilang likuran. What are you two doing here? Kagad na nagtama ang mga mata nila Luke at Celine nang lingunin nga ng dalagang pinanggalingan ng boses. Mabilis naman na tumayo si Celine bilang paggalang kay Luke. Celine, mag-usap tayo. Follow me in my office. Biglang kinabahan nga si Celine sa tono ng pananalita ni Luke, kaya tahimik na nga lamang siyang sumunod sa binata. Sit down. Utos nga ni Luke sa dalaga nang makapasok na nga sila sa opisina ng binata. Sir, ano pong pag-uusap? Putol nga ang nais na sabihin ni Celine. Stop calling me sir kung tayo lang dalawa. You can call me babe, love, honey, or anything you want to call me. Kung nahihirapan kang tawagin ako sa pangalan ko. Do you understand? Nag-aalangan pa rin si Celine kung tatawagin ba niya ito sa pangalang binanggit ni Luke. Ano pong pag-uusapan natin? Muling tanong ni Celine. About your sister. I will send her to America as soon as possible. Dahil dito sa Pilipinas, mahirap makahanap ng donor. Mas mabuting sa Amerika na muna si Tracy para mapabilis ang paggaling niya. Huwag mo nang alalahanin ang mga papers ng kapatid mo dahil ako nang bahala sa lahat. Paliwanag nga ni Luke sa kanya. Labag man sa kalooban ni Celine
ang lahat, subalit wala na nga siyang magagawa pa dahil para rin ito sa ikabubuti at kaligtasan ng kapatid niya. Hindi na nga dumaan pa si Celine sa office ni Luke dahil pinuntahan muna niya sa silid kung saan naroon si Tracy. Pumasok nga siya sa loob ng ICU upang makausap at mahawakan nga ni Celine si Tracy sa huling sandali. "Bunso, patawarin mo si ate dahil wala man lang akong magawa para sa iwa. Mahirap lang tayo eh, kaya kailangan mo munang lumayo sa amin ni Troy para gumaling ka at magkasama tayong muli." Hindi mapigilan ni Celine ang mga luhang nagbabadya, kaya hinayaan na nga lamang niya itong dumaloy sa kanyang magkabilang pisngi. Pagkatapos nga ni Celine sa ICU ay nagmamadali na nga siyang umuwi dahil alam niyang kanina pa naghihintay sa kanya si Troy. Matalas na nga niyang napapabayaan ang kapatid niyang si Troy dahil kay Tracy lamang nakafocus ang isipan at atensyon ni Celine. Minsan ay inaabot na nga si Celine ng madaling araw kung umuwi. Si Troy naman, nakatulugan na nga lamang niyang walang laman ang tiyan habang naghihintay nga sa kanyang ate Celine. Pag-uwi nga ni Celine, bumili na nga lamang siya ng lutong pagkain para pagdating nga niya sa kanyang bahay ay kakain na nga lamang sila ni Troy. Habang naglalakad nga si Celine, biglang may humatak nga sa kanya sa isang sulok. Nagpupumiglas nga siya upang makawala pero napakalakas ang pagkakahawak sa kanya ng isang matipunong lalaki. "Luke, tinatakot mo naman ako eh," sabi nga ni Celine nang mapagsino nga ang taong humatak sa kanya. "Why didn't you come to my office?" "Nagmamadali kasi ako, dumaan pa ako kay Tracy para kumustahin siya. May isa pa akong kapatid na naghihintay sa akin sa bahay. Napapabayaan ko na nga siya eh." Malungkot nga, nasaad ng dalaga sa nakatayong si Luke sa kanyang harapan at halos magkadikit na nga ang kanilang katawan. "Dapat nagsabi ka sa akin para mahatid kita," sambit nga ni Luke. Hinaplos ng binata ang mukha ni Celine sa kabahagyang pinunasan ang butil ng luha na tumulunga mula sa mga mata nito. "Akala ko kasi umalis ka na." Mahinang saad nga ni Celine. "It's okay. Ang mahalaga, nandito na ako." Nang makarating na nga si Celine at Luke sa bahay ng dalaga, madilim ang kabahayan at tahimik ang buong paligid. "Troy, andyan ka na ba? Andito na si ate." Tawag nga ni Celine sa pangalan ng kapatid niya. "Ate, bakit ang tagal mo? Palagi mo na lang akong iniiwan mag-isa." Naluluha pa nga nasambit ni Troy. Pinuhay nga ni Celine ang ilaw at nakitang nakamukmok sa ilalim ng mesa si Troy. "Pasensya ka na, Troy. Para rin naman sa inyo ni Tracy ang ginagawa ko. Patawarin mo na si ate, ha? Sige na, lumabas ka na riyan sa pinagtataguan mo." "Hindi mo na ba ako iiwan, ate?" tanong nga ni Troy. Naninigurado lamang siya. Tahimik lamang na nakikinig nga si Luke kina Celine at Troy. Mas lalo siyang naawa sa sitwasyon ngayon ni Celine. Lumabas nga si Troy sa kanyang pinagtataguan at nagulat siya nang makita niya si Luke nakatabi si Celine. "Sino siya, ate?" tanong nga ni Troy sa ate niya. "I'm your ate's boyfriend." Si Luke na nga ang sumagot sa tanong ni Troy. Mabilis naman na lumapit ang bata sa kanilang harapan. "Talaga po? Ate Celine, totoo ba yun?" Tumango lamang si Celine bilang pagsang-ayon. "Yay! May kuya na ako!" Tuwang-tuwa pa nga, nasaad ni Troy dahil sa wakas magkakaroon na nga siya ng kuya. 5 oras ang itinagal ni Luke sa bahay ni Celine. Nakipaglaro at nakipagkwentuhan pa nga kasi ito sa kanyang kapatid. Ngayon, tulog na nga si Troy nang mapagod nga ito sa pakikipaglaro kay Luke. Gumaan naman ang pakiramdam ng binata dahil sa tanang buhay niya ay ngayon lang nakipaglaro ng bata si Luke. Niminsan hindi nga niya ito nagagawa sa kapatid niyang si Lennox. "Umuwi ka na, Luke, para mapagpahinga ka naman. Pasensya ka na sa kakulitan ni Troy, ah." Ngumiti nga si Luke kay Celine sa kalumabas ang malalim na dimple nito sa magkabilang pisngi. "It's okay." Hinawakan nga ni Luke ang kamay ni Celine sa kamarahan na pinisil yun. "Anyway, huwag ka nang pumasok bukas sa ospital. Dito ka na lang para maalagaan mo si Troy. Nagtatampuyan sa iyo. Ako nang bahala kay Tracy.
After that, aasikasuhin ko ng papeles niya. Sad pa nga nito. Dahil sa sinabi ni Luke ay napaluha si Celine, hindi kasi niya lubos akalain na makakatagpo nga siya ng isang taong tutulong sa kanya nang walang hinihintay na kahit na anong kapalit. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, Luca. Marahil kung wala ka at hindi kita nakilala, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Tracy. Niyakap nga ni Luke si Celine nang bahagya sa kahinagkan nga sa kanyang noo. Isang buwan ang matuloy na lumipas, nalaman na nga rin ng mga empleyado ng ospital na magkarelasyon na nga sina Luke at Celine. Umabot yun sa pandinig ng nanay ni Luke kaya gustong makita at makaharap nga ni Matilda kung sino man yung babaeng bumihag sa puso ng anak niya. Son, why don't you bring your girlfriend here? Para naman makilala na namin na siya ng daddy mo. Wika nga ni Matilda. Who's that lucky girl, iho? Nakangiting tanong pa nga ni Lucas, ang ama ni Luke. She is Celine, Mom. And I'm sure, magugustuhan niya siya. Sad pa nga ni Luke sa nanay niya. Inibita nga ni Luke si Celine sa kanyang bahay, pero nagdadalawang isip nga si Celine na pumayag dahil natatakot nga siya sa maaaring mangyari. Hindi ba nakakaya sa pamilya mo, Luke? Baka ayaw nila sa akin. Nag-aalangan na wika nga ni Celine. Mabait si Mommy at Daddy. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Sad nga ni Luke. Kinagabihan, sinundo na nga ni Luke si Celine sa bahay ng dalaga. Excited na nga si Luke kaya nagmamadali nga siyang bumaba sa kanyang sasakyan. Lingid sa kaalaman ni Luke ay inimbitahan nga rin ni Matilda si Jessa, ang babaeng gustong maging manuga nga ni Matilda. He looks so beautiful. Papuri nga ni Luke sa kanyang girlfriend. Hindi ikakaila na magandang bata talaga si Celine. Aminin man o hindi, ay tuluyan na ngang nahulog ang kanyang loob sa dalaga. 17 lamang si Celine, pero walang pakialam si Luke sa edad nito. Handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal. Hindi iti-take advantage ang kahinaan ni Celine. Mahal niya ang dalaga at nirerespeto nga niya ito bilang girlfriend niya. So you must be Celine? Nakataas pa nga ang kilay ni Matilda habang nagtatanong kay Celine. Opo, magandang gabi po. Nahihiyang bati nga ni Celine. Ang ganda naman pala ng girlfriend mo, iho. Hindi na ako magtataka kung bakit mabilis kang nahulog sa kanya. Sad pa nga ng daddy ni Luke. Of course, Dad. Celine is the bravest woman I've ever met. Minahal ko si Celine, hindi dahil maganda siya. Minahal ko siya dahil minahal niya rin ako. Masayang sambit nga ni Luke sa kanyang mga magulang. But I don't like your girlfriend. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Harap-harapan naman na wika ni Matilda. Napatingin nga si Celine sa ginang. Hindi nga siya gusto nito sa pamamagitan pa lamang ng kanyang pagtingin sa dalaga. Si Jess ang gusto ko para sa'yo. Dagdag pa nga nito. Halos panay-irap naman si Jessa kay Celine dahil nalalamangan na nga siya ni Celine. Napangiti si Jessa ng disgusto dahil nga sa ginawa ng nanay ni Luke. Si Jessa? Really, Mom? Eh wala nga alam yan sa buhay kundi ang magpaganda, mag-shopping, magliwaliw at taong bar. Ngayon masabihin sa akin kung bakit ayaw ko sa babaeng yan. Nakayuko lamang si Jessa dahil sa pagkapahiya. Siya ba ang pinagmamalaki mo? Hampas lupa ang babaeng yan. Kinagamit ka lang niya, Luke. Mariinis sambit ni Matilda. You have no right to insult her, Mom. Celine is my girlfriend and no one can separate us. Not even you, Mommy. Matigas na wika nga ni Luke sa kahinawakan ng kamay ni Celine at hinila nga palabas ng dining area. Pagkatapos nga nun, ayaw nga ni Luke na iniinsulto nga si Celine kahit nanay pa niya. Wala silang karapatan para insultuhin ng dalaga dahil wala silang alam tungkol sa tunay na buhay at pinagdaraanan ni Celine at kung gaano nga siya katapang sa edad niya. I'm sorry. I didn't expect na ganun ang sasabihin ni Mom. Ayos lang, Luke. Totoo naman ang sinasabi ng Mommy mo eh. Wika nga ng dalaga. Don't listen to her.
Ako lang dapat napakinggan mo. Sad naman ni Luke. Nasa loob nga sila ngayon ng kotse habang pinapakalman ni Luke ang kanyang sarili. Inihatid na nga ni Luke si Celine sa bahay ng dalaga. Pero bago niya hinatid si Celine, ay tinawagan muna niya ang kanyang tauhan na nag-aalaga nga kay Tracy para kumusahin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ayos naman daw ang kalagayan ni Tracy noon. Hindi muna pwedeng kausapin dahil kagigising lamang ni Tracy mula sa operasyon. Gusto lang naman makita ni Celine kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang kapatid. Luke, thank you. Niyakap nga ni Celine si Luke nang mahigpit. Hindi nagsisisi si Celine na si Luke ang naging boyfriend niya kahit sa pilitan lamang ito. Mahal ni na Celine at Luke ang isa't isa kaya hindi sila magpapatinag sa anumang sasabihin ng mga tao lalo na ang ina ni Luke. Whether you like it or not, magpapakasal ka kay Jessa. Bungad ka agad ni Matilda kay Luke kahit kapapasok pa lamang nito sa loob ng bahay. I have my own life, Mom. Hindi mo na ako pwedeng diktahan pa kung sino man ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Galit na galit si Luke sa kanyang ina dahil sa pakikialam nito sa kanyang buhay pag-ibig. Tinalikuran nga ng binata ang kanyang ina kahit hindi pa nga ito tapos magsalita. Huwag kang bastos, Luke. Come back here. Hindi nakinig si Luke at tuloy-tuloy na nga sa kanyang kwarto. Nang sumunod na linggo, hindi inasahan na darating nga si Matilda sa pamamahay ni Celine. Nagulat ang dalaga nang nakita nga ang malditang ina ni Luke. Kasunod nito ang babaeng si Jessa. Baka sa kanilang mga muka ang pandidiri sa paligid. Para bang may virus sa lugar na to. So ganitong klaseng babae pala ang gusto ni Luke, tita? Ew! Marteng wika pa nga ni Jessa sa ginang. Layuan mo ang anak ko, Celine. Hindi ka nararapat sa pamilya namin. Isa ka lang mahirap at basurang babae. Parang dinurog ang puso ni Celine sa pangiinsulto ni Matilda sa kanya. Wala po kayong karapatan na insultuhin ako ng ganyan. Saad nga ni Celine. Aba tita, sinasagot ka pa talaga ng malanding babaeng yan? Saad pa nga ni Jessa. Sulsul nito sa ginang. Kaya hindi inasahan nga ni Celine ang kamay na dumapo nga sa kanyang pisngi. Galit na galit naman si Luke na sinugod nga sina Matilda at Jessa. Hindi pa man niya napuntahan si Celine pero nakarating na nga kaagad sa kanya ang nangyari. May nagpadala ng video kay Luke habang kinakawawa nga nila Matilda at Jessa ang girlfriend niya na si Celine. How dare you hurt my girlfriend? Galit na wika nga ni Luke sa kanyang sarili. Pabagsak na binuksan nga ni Luke ang pinto nang dumating siya sa mansyon. Kaya nagulat ang dalawang babae na sina Matilda at Jessa. Napatayo si Matilda na sinalubong ang anak. Son, you're here. Nakangiting sambit nga ni Matilda. What did you do to my girlfriend? Sigaw nga ni Luke sa kanyang ina at ni Jessa. Wala kang karapat na nasaktan at insultuhin siya. Galit na galit ngayon ang binata dahil sa ginawa ng kanyang ina kay Celine. Luke, calm down. She's your mother. Pag-awat nga ni Jessa kay Luke. Shut up. Isa ka pa. Sabay tula kay Jessa kung kaya't napaupo ito sa sahig. Walang pakialam si Luke kung nasaktan man niya si Jessa. Nararapat lamang yun sa kanya. Ano? Mas kakampihan mo pa ang babaeng yan kaysa sa nanay mo? Kunot noong tanong naman ni Matilda. Yes, Mom. Dahil mali ang kinagawa niyo kay Celine. Kung hindi ninyo tanggap si Celine, please, respetuhin niyo siya bilang tao. Matigas na wika ni Luke sa kamamilis na tumalikod. Napagdesisyonan nga ni Luke na pag-aralin nga si Celine sa Amerika para lang din ito sa kinabukasan ng kasintahan niya para hindi na siya maliitin pa. Gusto kitang pag-aralin sa Amerika, Celine. Seryosong wika ni Luke. Gulat naman na tumingin si Celine sa kanyang nobyo. Luke, sobra-sobra na tong tinutulong mo sa akin. Pag-aaralin mo pa ako? Sabi nga ni Celine. Anong salbi ng pera? Kung hindi ko gagastasin sa babaeng mahal ko. Pero Luke, sobrang nakakahiya na sa pamilya mo. Mag-aaral ka. You're still 18. Bata ka pa. Sayang ang panahon. Pwede ka pang tumayo. Bahagyang hinagkan nga ni Luke si Celine sa ulo sa kamarahan na ni Yakap.
Ayaw sana ni Selena mag-aral pero pinangarap ng dalaga na makapagtapos, kaya wala nga siyang nagawa. Mangpilitin nga siya ni Luke dahil yun din naman ang gusto ng puso niya, ang makapag-aral at makabangon sa sadlak sa hirap. Ayaw nga ni Luke na iniinsulto si Celine ng sarili niyang ina dahil lamang sa estado ng buhay ng dalaga na isang hampas lupa daw ito at walang pinag-aralan. Nasasaktan din si Luke sa mga masasakit na salita na ibinabato nga sa kanya. Kasama ni Luke at Celine si Troy na lumipad patungong Amerika. Masayang masaya si Celine at Troy dahil sa wakas makikita na nga nila si Tracy. May sariling bahay si Luke sa Amerika kaya hindi na nga sila mahihirapan pa na humanap pa ng matitirhan. Kamakailan lang nang malaman nga ni Celine na isa palang bilyonaryo na tao si Luke at may-ari ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan noon. 3 buwan nilang nakasama si Luke sa Amerika. Umuwi muna ng Pilipinas si Luke dahil nagkasakit daw ang ina nito at gustong makita ang ginang si Luke. Nalungkot naman si Celine dahil 3 lamang silang naiwan sa malaking bahay na ito ni Luke. Pero hindi hadlang para kay Celine ang lungkot na kanyang nadarama ngayon. Isang araw habang nagre-review nga si Celine, sa kanyang kwarto ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang tao. Napatayo siya sa kanyang nakita at nalaman, nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Luke at Chesa, ikinasal na. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng tulong mo sa akin, Luke? Napahagulgol nga si Celine sa kanyang salid. Sobra nga itong nasaktan sa kanyang nasaksihan. Tinawagan nga niya si Luke pero hindi niya makontak ang binata. Gustong makausap ni Celine ang nobyo kung bakit nagawang magpakasal ni Luke kay Jessa. Namumugto ang mata ni Celine dahil sa kaiiyak sa buong magdamag. Anong nangyari sa mga mata mo, ate? Umiyak ka po ba? Inosenteng tanong ni Tracy. Maayos na ang kalagayan ngayon ni Tracy at nakabalik na nga rin siya sa kanyang pag-aaral. Pero dito na nga sila sa Amerika. Hulato bunso, napuwing lang si ate. Pagsisinungaling nga ni Celine. 5 buwan ulit ang matuli na lumipas. Ngunit walang look na nagparamdam kay Celine. Siguro nga, hanggang doon na lamang ang kanilang pag-ibigan. Sadyang ganun nga siguro ang buhay. Hindi mo alam kung anong magiging kapalaran mo sa hinaharap. Ang importante ay nagpatuloy pa rin sina Celine sa kanilang pag-aaral kahit wala na nga si Luke sa kanilang poder. Hanggang sa dumating nga ang araw na nag-cross ang kanilang landas ni Jessa sa Amerika. Gusto pang ang palayasin ni Jessa sina Celine at ang kambal na kapatid sa bahay ni Luke, pero nanindigan si Celine at hindi siya nagpatinag kay Jessa. Sad nga nito, lumayas kayo rito sa pamamahay ng asawa ko, sigaw ni Jessa. Mabuti na lamang at wala sina Troy at Tracy dahil nasa eskwela. Hindi ako naniniwala sa'yo, Jessa. Alam kong may ginawa ka sa boyfriend ko, kaya hindi niya kami nabalikan. Matapang na saad nga ni Celine. Malakas ang kutob ni Celine na may ginawang hindi maganda si Jessa. Naniniwala pa rin si Celine kay Luke lang siya dapat makinig at hindi sa kahit na sino, lalong-lalo na sa Jessa na to. Ngunit dahil makapangyarihan si Jessa, nagawa niyang palayasin nga sina Celine. Mabuti na lamang at mayroong kakilala si Celine at nakausap nga niya at tumulong nga sa kanya at pinatuloy sa bahay nito. Naging mahirap ngayon ang kalagayan ni Celine dahil habang nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral naman sa umaga. Pero gusto niyang magsumikap kahit na anong pagsubok nga ang dumating sa buhay niya. Naniniwala siyang may awa pa rin ng Diyos sa mga taong mabubuti ang puso tulad na nga lamang ni Celine. Hindi naman bago kay Celine ang lahat nang hirap dahil nasa Pilipinas pa lamang sila ay kayod kalabaw na nga ang dalaga. Kaya sisiw lamang ito para kay Celine. Lumipas ang 6 na taon. Pagka-graduate nga ni Celine, nag-take kaagad siya ng board exam para maging lisensyado na nga na nurse dito sa Amerika. Tuwang-tuwa si Celine nang malaman nga niyang pumasa siya sa board exam. Kaya nag-celebrate silang magkapatid pero hanggang ngayon
Nangungulila pa rin ang puso ni Celine kay Luke. Sino kang dahilan kung bakit narating ni Celine ang pinakamataas na level ngayon sa kanyang buhay? Ate, galit ka pa kay Kuya Luke? Biglang tanong nga ni Tracy sa ate niya. Natigilan naman ang dalaga sa tanong na yon ng kapatid niya. Ang totoo niyan, may minsan hindi sumagi sa isip ni Celine ang magalit kay Luke. Sa katunayan, gustong gusto nang makita nga ni Celine si Luke upang personal na papasalamatan sa lahat ng ginawa ni Luke sa kanilang magkapatid. Hindi ako galit sa kanya. Sobrang masama lang ang loob ko dahil hindi na nga niya tayo binalikan. At ang pinakamasakit pa ay nagpakasal siya sa iba. Litaan niya nga ni Celine. What if bumalik siya? Ia-accept mo pa rin ba siya, ate? Tanong nga muli ni Tracy. Why not? Si Luke ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, Tracy. Sad nga ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Celine, matagal na palang nagkikita at nagkakausap sina Tracy at Luke. Kasabwat pa nga nila si Troy at Lennox. Naging malapit ngayon sina Tracy at Lennox. Hindi katulad noong mga bata pa lamang sila na binubuli nga ni Lennox ang batang paslit. Do you still love him? Muling tanong nga ni Tracy. Of course, Tracy. I still love him. Even though he broke my heart. Pero kailangan kong kalimutan si Luke dahil alam kong masaya na siya sa asawa niya. Malungkot na saad naman ni Celine. Nakatalikod si Celine sa pintuan kaya hindi nga niya nakitang pumasok si Luke na may dalang isang bouquet na kulay pink na tulip. Sinong may sabing masaya ako sa asawa ko? Nagulat nga si Celine at biglang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Halos malaglag ang panga ni Celine nang makita nga niya ang lalaking matagal na nga niyang hinihintay. Luke? Nauutal na sambit ni Celine sa pangalan ng binata. Mas lalo itong gumawapo sa paningin ni Celine. Excuse me, I'll just go out. Paalam nga ni Tracy. Don't leave me here, Tracy. Pigil nga ni Celine sa kanyang bunsong kapatid. Kuya Luke doesn't bite you, isn't it? Tumatawang papalabas ng bahay naman si Tracy saka nagtungo kina Lennox sa Troy. Halos hindi makatingin ng diretso si Celine sa binata. Nahihiya siya rito. Celine, usal nga ng binata sa pangalan nga ng dalaga. Hindi kumibos si Celine at nanatili lamang siyang nakatalikod kay Luke. Nagulat si Celine nang bigla siyang yakapin ni Luke nang mahigpit sa likuran. Sobrang higpit na halos hindi na nga makahinga ang dalaga. I'm sorry. Please forgive me. Pinihit nga ni Luke sa Celine paharap sa kanya sa kamuling niyakap ng dalaga. Luke, pinapatawad na kita. At saka hindi naman ako galit sa'yo. Ang totoo niyan, sobrang sama ng loob ko sa'yo dahil hindi mo man lang kami binalikan. Wala akong karapatan na magalit sa'yo dahil ikaw ang tanging nagligtas ng buhay ko at ng kapatid ko. Nag-ahon sa amin sa hirap. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsumikap ako at narating ko ang kung ano man ang meron ako ngayon. Paliwanag nga ni Celine. Upang maliwanagan nga si Celine sa nangyari, ay ikinuwento nga ni Luke ang totoong nangyari sa kanya. Hindi pala totoong ikinasal sila Jessa dahil gawa-gawa lamang pala yun ng babae. At hindi rin totoo na nagkasakit nga ang nanay ni Luke na si Matilda. Nagsisinungaling lamang si Matilda upang makauwi si Luke at para makalayo kay Celine. Nanatili si Luke sa Pilipinas upang tigilan na nga ni Matilda si Celine, pero si Jessa naman ang umagrabyado sa kanila at saka pinalayas pa ng babae si Celine sa tirahan nga ni Luke. Sobrang miss na miss na kita. Nahihirapan din ako sa naging sitwasyon. Ayokong iniinsulto ka ng sarili kong ina. Kaya pinili kong magstay kay mommy kahit masakit para sa akin. At para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. At para makapag-focus ang kambal. Kinabig nga ni Luke ang bewang ni Celine sa kadahan-dahan inilapit nga nito sa kanyang muka. I miss you more, Luke. Lumuluhang sagot naman ng dalaga. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ay hinayaan nga ni Celine ang kanyang sarili na tangayin sa mga halik ni Luke. 23 na nga si Celine kaya hindi na nga nangangamba ang dalaga kung ano man ang maaaring mangyari sa kanila ni Luke.
Nakahanda na nga rin siyang ibigay ang lahat sa kanya kay Luke kapag sila ay ikasal na. Muling bumalik sa Pilipinas si Luke at Celine, pero si Troy, Lennox at Tracy nagpaiwan lamang sa Amerika dahil tatapusin lamang nila ang school year. Sayang naman kasi ang pag-aaral nila, sapagkat tatlong buwan ng aling din naman ay bakasyon na nila. Balak magpakasal ni Luke at Celine dahil nasa tamang edad na nga ang dalaga at naabot na nga nito ang kanyang mga pangarap. Dahil yun sa tulong at patience ni Luke sa kanya. Maging magkasundo rin si Celine at ang ina ni Luke na si Matilda sa wakas. Bumawi naman ito paunti-unti sa kanila. Celine, iha, nagluto ka ng paborito mo, gusto mo na bang kumain? Masayang wika nga sa kanya ni Matilda. Wow, mukhang masarap po yan, ma. Pero hihintayin ko lang po si Luke. Nakangiting saad nga ni Celine. O siya, kumain ka lang kung nagugutom ka na. Bilin pa nga nito, saka lumabas na nga ng kusina. Tatawagan daw muna ni Doña Matilda ang bunso nitong anak na si Lennox. Pagdating nga ni Luke ay sabay nga silang kumain ng dinner. Hindi kumain si Celine hanggat hindi dumarating ang kanyang fiancé. How's your day, love? Tanong nga ni Celine kay Luke. Sobrang nakakapagod, pero nawala na ang pagod ko dahil nakita na kita. Wika nga ni Luke sabay halik nga sa piski ng dalaga. Jesus, pinubola mo na naman ako eh. Love ah? Pabirong sabi nga ni Celine. Pero ang totoo niyan ay kanina pa nga kinikilig ang dalaga sa ginagawa ni Luke sa kanya. Hindi kita binubola. Talagang nakakatanggal ka ng pagod, lalo na siguro kapag biglang tumingin si Luke sa ibaba ni Celine. Saka napakagat nga ng labi ang binata. Mabilis naman na pinagsiklop ni Celine ang kanyang mga hita. Luke, hanggat hindi tayo kasal, hindi natin maaaring gawin yung iniisip mo. Alam mo yun. Gusto kong humarap sa dambana na buong buo pa. Paliwanag na ng dalaga. I know, and I respect you. I can wait. At humanda ka sa araw na yon. Makangising saad pa nga ni Luke. Of course, nakahanda ako. Sabay tawa naman ni Celine. Sadyang inaasar talaga ng dalaga si Luke kaya bigla nga itong siniil ng halik ng binata sa labi. Nakahanda ng lahat. Nauna na nga pumunta sa simbahan ng mommy at daddy ni Luke. Kasama nga nila Lennox at Troy. Ate, ang ganda-ganda mo! Komento nga sa kanya ng kapatid na si Tracy. Kasalukuyan ngayon na inaayusan nga si Celine ng mga bakla na binayaran nga ni Luke. Sobrang napakaswerte ni Dr. Alarcon sa iyo, Ma'am Celine. Bukod sa maganda na mabait pa at napakalayo pa ng narating. Sabi nga ng bakla na nag-aayos nga sa kanyang buhok. Salamat, tipid na sagot naman ni Celine. Tatlong oras ang lumipas bago natapos ayusan nga si Celine. Inip na nga si Luke. Nangangamba ang binata na baka hindi na nga siya sisiputin ni Celine. Sakay si Celine sa isang mamahaling sasakyan. Napanatag na nga rin ang kalooban ni Luke nang matanaw niya mula sa labas ng simbahan ng sinasakyan kung saan lulan noon ang babaeng pinakamamahal niya. Ang abot langit naman ang nadarama na saya ni Celine dahil sa wakas, ikakasal na nga siya sa isang lalaking ubod ng kasungitan at napaka-cold na doktor noon. Habang naglalakad si Celine sa aisle, hindi niya mapigilan ng mapaluha sa saya. Kanon din ang nararamdaman. Pagkatapos ang seremonya, kaagad na umalis si Luke at Celine. Dumiretso na nga sila sa isang private resort na inilaan nga ng mommy at daddy ni Luke para sa kanilang dalawa ni Celine. Masaya nga si Celine sa naging buhay niya ngayon dahil sobrang laki ng utang na loob niya kay Luke. Hindi nagdadalawang isip Celine na maging girlfriend ni Luke nang biglaan. Mabilis namang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa kaya hindi na nga nila pinakawalan pa ang kanilang mga pusong nagmamahalan. Kaya sa unang gabi ng kanilang kasal ay pinagsaluhan na nga nila Luke at Celine ang tamis ng kanilang pagmamahalan. I love you so much, Celine. Bulong nga ni Luke sa kanyang asawa. I love you more, Luke. Sagot naman ni Celine, saka yumakap nga
sa kanyang asawa at muli nilang pinagtagpo ang nag-aalab nilang damdamin. Makalipas nga ang 10 taon, magkaroon nga si Luc at Celine ng 5 anak, kambalang naging unang anak nila na babae at lalaki pinangalan ng Luther and Selena. Ang naging pangalawa naman nilang anak ay triplets at puro lalaki na sina Lennon, Lawson and Lewis. Mommy, hurry up! We will be late for Tita Tracy's wedding! Sigaw nga ng kanilang bunsong anak na si Lewis mula sa labas ng kwarto. Marahil naiinip na nga ito kahihintay sa kanyang mommy Celine. Just wait for a moment, son! A-attend nga sina Luc at Celine kasama ang kanilang mga anak sa kasal nila Tracy at Lennox. Excited na nga ang mga bata, kaya naman nauna na nga ang sumakay sa kotse ang mga ito. Pagdating ni na Celine sa mansyon, ng mga Alarcon ay dumiretso na nga sila sa venue. Isang simple at eleganteng garden wedding lamang ang kasal nila Tracy at Lennox. Sa mansyon lang din ginanap ang kanilang kasal, kaya halos kamag-anak lang din nina Luc at Lennox ang sumaksi sa pag-iisang dibdib na Tracy. Congratulations, Munso! Sa wakas, matitikman mo na rin kung gaano kasarap ang langit. Saad pa nga nito? Pagbibiro nga ni Celine kay Tracy, napapailing na nga lamang si Luc habang nakatingin sa asawa niya. Ikaw talaga, ate, palabiro ka! Namumula ngayon ang pisngi ni Tracy dahil sa sinabi nga ng ate Celine niya. Tumawa si Celine sa kalumapit nga kay Luc. Samantala si Troy naman ay hindi nakauwi sa kasal ng kambal niya. Nasa Germany kasi si Troy, nagtatrabaho bilang cardiologist. Masaya ang buong pamilya at ang buhay ni Celine. Naging mahirap man siya noon at naging kayod kalabaw, ngunit hindi niya inaasahan nagiginhawa ang buhay nilang magkapatid. Punong-puno ng saya at pagmamahalang puso ni Celine dahil nakatagpo siya ng lalaking tumanggap sa kanya, tumulong sa kanyang makaahon at rumespeto sa kanya at higit sa lahat, nagmahal sa kanya ng wagas at buong buo. Masaya silang namumuhay bilang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Celine at Luc. Maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Augusto Srafanan, Emily Borac, Anita Hernando, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Neva Fajardo, Jen Jen, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Happy Sunday, everyone!